uy, biglang kumaltas, pero hindi ko naman ginagamit, tapos sayang yung pera. Yung let's say, sorry, nasa Singapore dollars na kasi yung computation ko. So let's say may... Hello everyone. Hello everyone. Kamusta? Hello, kamusta? Okay naman. Ikaw Adrian, dyan, mukhang ano ah. Mukhang nasira ano? Yung pang-ahit mo sa bahay. Kamusta na? Balbasarado ngayon ah. Hindi naman nasira, pero ano lang. Tinatama daw mag-ahit ngayon. Ah, kala ko no shave November. Ay, hindi, hindi. Tinatamad lang. Nag-shave naman ako 2 weeks ago. Hindi. 1 week ago, 1 week ago. Ngayon, hindi ko na. Okay. Tatamad, tinatamad mo. Matagal ka nang hindi nakikita ng mga ka-Arki natin. Oo nga. Busy kasi. Akads. Oo. So, exam is life. Well, I'm happy to have you today dito sa ating bagong video. And of course, hello sa lahat ng mga ka-Arki natin. And salamat at kayo'y nanonood dito sa mga videos natin. For today, meron kaming special na, well, not really special, but a money-saving topic, yes, that we will discuss, Adriel. No? Ano ba yung pag-uusapan natin, Adriel? Mm-hmm. So, ngayong gabi, hapon, or umaga, depende kung saan kayo ngayon. No? No, di-discuss natin yung topic na paano natin i-manage yung mga subscriptions natin. No? Be it magazine, Netflix, gaming, or whatever subscription man yan, no? Mga karki. So medyo meta topic, medyo meta dahil ano, nasa bahay tayo ngayon, 'di ba? Online lahat. So baka may mga tao na nagsusubscribe na diyan, no? Kahit ano. Isa 'yan sa mga ano eh, no, mga often ignored na expense or hindi masyadong napapansin kasi yung mga subscription, lalo na yung mga online subscription, hindi mo siya consciously na binabayaran or actively na binabayaran every month kasi naka-auto-charge lang yan usually sa credit card, yes, or naka-auto-debit sa account mo. Mm-hmm. And kapag hindi mo siya pinansin, pwedeng sayang yung pera kasi hindi mo naman pala talaga nagagamit yung ano, yung binabayaran mo. So, ang pinaka-common na alam kong ganyan, pre-pandemic, ay yung mga gym membership, no? Kasi yes, mga gym memberships. Lalo na sa Pilipinas, pag January, mga inspired and motivated pa magpapayat. So, nag-enroll sa gym and syempre sa mga, karamihan ng mga gym, auto-debit sa credit card yung kanilang ano membership. Tapos pagdating ng mga March, tinatamad na mag-gym, pero tuloy-tuloy pa rin yung charge ng kanilang credit card. So, ngayon nga, sabi mo, Adriel, a lot of us are online and we also have a lot of subscriptions online. Ikaw ba, Adriel, ano ba yung mga subscriptions, online subscriptions na alam mo at saka ano ba yung meron ka? Usually, yung meron sa akin free, no? So, guys, may mga free subscriptions. Okay. So, usually, mga consulting websites like sa McKinsey, Boston Consulting Group, no, Morningstar, yan, mga free yan. No? So, doon ako nagsusubscribe for my daily news sa mga industries, finance, etc. Tapos, usually, yung binabayad ko is mga gaming subscriptions ko. Tapos, may isang app lang ako sa iPad ngayon for learning French. No? Because I'm like, really into it. So, and I'm in a French school right now, so kailangan talaga. May app kasi na wala akong maintindihan sa kaklase ko. Tapos, speaking in French. So, yun yung mga subscriptions ko. So, which actually brings me to the next first thing, no, that I want to discuss is to always have a list of your subscriptions or like keep in mind what you have na subscriptions na, and know how much you're paying for them. Because if you don't keep track on all these things, lalo na kung dadamis siya, baka may leakage sa budgeting nyo. So, that would like money taken away for other things. So, kahit, let's say, you wanted to save for like future travel, no? So, yung pera na dapat pumunta doon, napupunta sa subscription na hindi mo nagagamit. So, parang sayang yung pera. So, that is like one of the basic and most important thing to remember is to like know what you're subscribing for and
kung gagamitin mo ba siya or hindi. Mm-hmm. So pwede nilang tingnan yung kanilang credit card bill at saka yes. sabihin na natin yung mga bank statement of accounts kasi mm-hmm. tingnan natin ano ba yung regularly na kinakarta sa kanya or chinacharge, no? And syempre hindi lang ililista kung ano yung mga nakasubscribe, kung saan sila nakasubscribe, but also i-take note kung magkano at gaano kadalas. Yes. Dahil I think may mga weekly subscription, monthly subscription. May weekly, yeah, may monthly, may quarterly, may semi-annual pa nga, may annual. So you have to keep in mind yung payments, no? Kung kailan siya kakaltas. Because that would be a leak eh. Or like, masakit sa bulsa na, uy, biglang kumaltas, pero hindi ko naman ginagamit, tapos sayang yung pera. Yung let's say, sorry, nasa Singapore dollars na kasi yung computation ko. So let's say may 700 peso subscription ka. Tapos yun napunta sa subscription mo. Sayang yun, baka ano yun. Let's say like 70 meals, no? Or like maybe used for something else. Baka yan na yung dumbbell mo na kailangan mong bilhin sa bahay. Diba? Tama. For your exercise. So, things like that, you have to be a bit particular. These are the things you don't think about every day. So at least we need to bring it into light. Lalo na nasa bahay pa tayo. And it might extend pa for another year. So, might as well. So awareness, talagang first step, no? And sabi mo, kailangan mong i-analyze kung okay ba yung subscription or hindi, kung worth it ba siya o hindi. Yeah. Ano bang, what do you mean by that? How do you say something is like, worth it? Sige, like, because I'm into a lot of gaming, no? Mm-hmm. So I've been like scouting for gaming subscriptions as of recently. And then, chine-check ko siya kung worth it ba siya. Like, if I go into this, will I be able to use it in the future? Or will I be use the content? Or, minsan kasi may coaching sessions yung ibang games. So, tinitinang ko din yun. Like, will I have time to be coach? If not, then dito sa akin, hanap ako ng iba. So, recently, nag-subscribe ako sa isang, like, learning educational gaming channel. Tapos may 3-day trial na free before kakaltas yung, let's say, amount. So yun, tinay out ko lang yung 3 days, tapos dun ko i-gauge kung worth it ba siya in terms of the usage or, like, at least may time out to reflect, like, will I use this site in the next 3-4 months? If not, I'll just use up the 3-day trial tapos cut na. Mga ganun. Or, in a more personal example, yung isang app ko, yung I use Duolingo for learning French. So, since medyo extensive siya, of course, lalo na in a business, medyo weird for a business school. So I had to subscribe to like 6 months first, but when I saw that parang consistent ako everyday nagpe-practice, so ginawa ko na lang 1 year yung subscription. Tama. Yeah, para I can save money kaysa every month ako nagbabayad. Magandang tip yun, no? Na aside from looking for subscriptions na hindi mo namang kailangan, pwede mo rin tingnan yung mga subscriptions na sobrang sulit sa'yo kasi baka mamaya meron silang mas mura na plan kung mag-switch ka to a longer term. Isa sa mga example na pwede kong ma-share is yung Spotify Premium na subscription. Unang-una, meron akong friend na monthly siya nagbabayad ng kanyang Spotify Premium. So sabi ko sa kanya, ikaw at saka yung asawa mo, pareho kayo naka-Spotify Premium, eh meron namang yung duo na subscription na dalawa kayo for the price or, of if 1. I remember 5, right, minsan yung Spotify, di ba, may premium na 3 months, I think 4 months. So may tapos nag-discount, tapos may annual pass. Tapos nag-discount ata sila from time to time. No, I don't have that's right. Yung annual subscription nila, which is what I have, ano siya, parang good for 10 months yung, hindi, nakalibre ka ng 2 buwan kasi yung cost ng monthly versus yung cost ng once a year, mas mura syempre yung annual fee na parang nakatipid ka ng 2 buwan. But dun sa friend ko, mas malaki pa rin yung natipid niya kasi naka-annual rate na siya, plus yung plan na duo na plan kasi nga silang dalawa mag-asawa, may sarili silang Spotify Premium, ba't hindi nilang pag-isahin? So, by being able to
list down yung mga subscriptions nila and analyzing kung sulit ba to o hindi. Then makikita natin kung saan tayo pwedeng makatipid, which is on the part naman ng kapatid ko, meron silang cable TV subscription sa bahay, pero lagi naman sila nasa Netflix. So sabi ko, useless pa yung cable TV nyo kasi nagagamit lang daw nila yung cable ng kapag nanonood ng local news, tapos kapag wala daw magandang palabas sa Netflix, dun sila pupunta sa cable TV. But I asked them, how often do you really use yung may intentional ka na cable TV yung papanoorin mo? And sabi nila, parang wala na naman daw. Kasi nga, nagiging backup yung cable TV. Ang una talaga nila chinecheck is yung Netflix. And then I asked them, imagine na wala kang cable TV, what would happen kapag wala kang mapanood sa Netflix? And without second thought, ang sinabi niya, I'll go to YouTube. I'll find anything interesting to watch on YouTube. Kasi naka-smart TV naman sila eh. So may internet yung kanilang TV. So sabi ko, that's it. You can definitely cut your cable TV subscription. Ano rin yun, ha? 600 pesos a month din. Diba? So sabi ko, okay na yan. You can already cut that since it's something that you rarely use. So magandang ano, no, magandang tip din yan. Tingnan niyo kung ano ba yung mga subscription na pwede mong i-upgrade para mas maging mura sa'yo. And not just looking at subscriptions na pwede mong tanggalin. Yun. Any other tip, Adriel? For those na, let's say, naghanap ng mga subscriptions, no, and medyo gipit sa pera, I learned this from other people eh. Some people like borrow other people's accounts because apparently some of their friends don't use it. So if they're not using it, you might as well, you can borrow it. Pero like, just do this to your like very close friends. Hindi yung mga strangers, ah, medyo, medyo nakakahiya. So yun, one of those like medyo simple tips na at least, di ba, at least both of you can like save money, I guess, in a way. Pero yun lang, medyo it's the hurdle is like just asking for it. Yeah, oh, especially kung tipong hindi mo naman talaga siya kakailanganin ng regularly. Regularly, yeah. Ang magbibigay kong example dyan is yung Canva. Meron akong friend kasi ano siya, DepEd teacher. So meron kasing education type na account yung Canva na parang pro. Sometimes I need some features na available lang sa pro, and sasabihin ko sa kanya na can you do this for me or can you download this for me. And minsan hinihiram ko yung account niya kasi ano na siya, parang once in a blue moon. So I guess that's the tip that you're trying to say, no, paminsan. Pero syempre kung kailangan mo naman siya regularly, if you need it regularly, part of your work, mag-subscribe ka na. But if it's just a one-time thing or alam mo yon, once in a blue moon thing, then perhaps you can do that. Or probably you can borrow yung account just to test on how it will be for you. And then kung talagang feeling mo masusulit sa'yo, then definitely you can have your own account. Yun. So mga tips natin, no, sa mga subscription expenses. And I guess one last, no, because I think I touched on it a bit, but take advantage yung mga free trials. Oh, like definitely. 1 week, 1 week free trial, 3 day free trial, or like whatever free trial ba yan. Saka yung mga referral program, di ba? Yeah, mga referral programs din. Because that would like help you if the subscription would be like useful or not, or a better subscription would be like more suitable for you in a different like company or a different like website or whatever. Ba yan? No? Yeah. Because it, time mo rin yan eh. Sayang yung oras kung, let's say, you went through the free trial pero nag-subscribe ka, pero after like 2 weeks, di mo naman nagamit. So parang sayang lang din. So that is like something we want to avoid. Yeah, take advantage of the free trial. And in my case, yung mga referral, katulad sa web hosting ko, that's a annual subscription that I have.
But if I know someone na kailangan gumawa ng sarili nilang website, I definitely give yung mga referral code ko. And more often than not, when the annual subscription comes sa akin sa web hosting ko, discounted na kasi on top na yung mga naging referral fees na mga referral commission na earn ko. So, especially sa mga online services, that's definitely a great way to save money, no? Yung mga referrals, mga referral codes. Okay. So, yun. I guess that's it, no? That's all that we want to share with you. And thank you, Adriel, for joining me dito sa video na to. Of course. Three. Sana mas at marami. Yeah, mas marami pa tayong videos na magawa. At saka bumisita ka na sa mga live streams natin, hopefully soon. So sa mga ka-Arki natin, kung may natutunan kayong bago dito sa video natin, please give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our channel. Yes, and don't forget to hit that notification bell so that you won't miss a thing. Alright, so maraming salamat, Adriel, and thank you mga ka-Arki sa panunood dito sa ating video. Alright, bye-bye! Bye-bye!